Kailangan makabalik na si Gracilda sa amin. Kung ano man ang kasalanan ng pamilya namin, ako na humihingi ng tawad sa'yo. Hindi ko kayo dapat kausapin. Nalala, parang Ako naman kasi, ayaw mo pa magkwento sa akin kung saan ka talaga nang galing. Sana natulungan na kita sa problema mo. Tila wala yata akong nakikita kaso tahanan. Wala ka bang sinusuyo? Hinihintay ko yung babae sa panaginip ko. Napapanaginipan mo siya? Lagi. Sa panaginip ko. Nilapitan niya ako. Tapos sinalikan niya rin ako. Nararamdaman ko. Balang araw pakikilala ko na rin ang babae sa panaginip ko. Ikasama daw po ni Gracilda, Eric Dominguez daw po. Ito raw po yung address. Gracilda? Ikaw na naman. Ano bang iyong kailangan? Hanip din talaga yung dila mo, ano? Tula ka ng tula, wala ka naman sa entablado. Alam mo, siguro, miyembro ka ng hipnotismo gang ano. Kaya nauuto mo si Eric na igarahi ka dyan sa bahay nila. Gracilda? Po? Bakit po? Ah, pasensya na. Akala ko ikaw yung hinahanap ko eh. Dito ba nakatira si Eric Dominguez? Eric Dominguez? Wala ho eh. Ayoko may nakikitang kasamang babayang Eric ko. Kaya mabuti pa, umuwi ka na sa inyo. Naiinggit ka ba dahil kasama ko si Eric? Wow! Mas maganda kung sa iba ka na lamang mahumaling. Dahil natagpuan na ni Eric sa kanyang panaginip ang kanyang tunay na pag-ibig at nakakasiguro kung hindi ikaw yon. At sino? Ikaw? Luka-luka, hindi niya gusto ang mga prom-ding katulad mo. Prom-di? Anong prom-di? Kita mo na. Patanga-tanga, prom-di lang, hindi mo pa alam. Hoy, ayoko na makikita yung pagmumukha mo, ha? Pantanong si Eric. Ito, alam mo ba kung saan address yan? Tama po tong address na to, pero wala ho kaming kilalang Eric Dominguez. Ito po yun, oh. Ano ba? Ah, sorry, ah. Mali siguro yung address na binigay sa akin. Ito. Salamat. Precious! Tigilan mo na si Lacerda, ha? Masya ho! Magsama kayo ng ulit bang yan? Huwag mong aawain si Lola! Wala ka ng galang sa matatanda! Tigil na. Tigil na. Alik ka na. Huwag mong patulan yun. Aning-aning yun eh. Sana. Huy! Ano pang plano mo sa sapatos na yan? Kanina mo pa tinititigan, ha? Pare, hindi lang itong basta-basta sapatos, no? Ito na yon. Ito yung sapatos ng babae sa panaginip ko. Wow! Alam mo, nahawa ka na talaga dun sa kabaduyan ng babaeng inampon yun, no? Yung Gracilda ba yun? Pero hindi nga. Totoo na, nangyari na talaga yung panaginip ko. Hinalikan ako ng babae. Babae na naman, ha? Alam mo, kaya ka napapatrouble, eh. Di ba babae din yung dahilan kung bakit nalagas yung ATM mo sa mall kahapon? Salamat ka nga, hindi kayo nabol ng tindahan. Paano naman ako habol yun ng mga yun, no? Maling address ang binigay ko. Hi! Naginip ko! Dreams come true! Parang baliw. Nick! Ay! Dali ah. Andy. Sorry for making you wait. May pinutala ako. Ayos na. Kaya nga lang, napansin ko hindi yata alam ni Bron na nandito ka. Lakad ka. Kasi ang sabi niya, kanina pa raw dapat nandito eh. Hindi ko na lang sinabi kay Veron para hindi na siya matanong. Nick, may hinahanap ako. Pero mali yung address na nakuha ko. Tingnan mo na, ito ba yung Gracilda na ginukwento mo sa akin? Bakit mo ba pinagtsatsagaan hanapin ito mo ba? Hindi ko alam. Siguro dahil kasing edad niya yung anak kong si Fernanda. Andy, sila Verona ang pamilya ko ngayon. Sabi mo nga, malabot na magkita pa ngayon itong dati ng asawa at mga anak. Kaya kung ako ikaw, kalimutan mo na sila. Magagawa mong kalimutan ang sarili mong mga anak?
classmate. Wala naman akong intensyon ipagpalit ang pagsasama namin ni Veron sa kanila. Pero bilang isang ama, natural lang naman siguro na maisip ko mga anak ko kay Batilda. Kahit paminsan-minsan. Okay. Yan? Kwento ba yan ni Cinderella? Ano ka ba, Ate Gracilda? Magasin to ng mga artista. Napulot ko to sa kali. Tignan mo. Bakit wala siyang kasuotan? Ikin ata yung uso, Ate Gracilda. Pero basta, marami nagkakagusto dyan. Ano dito sa mga lalaki? Parang si Prince Charming? Bakit dito? Baka dito na ako makahanap ng aking Prince Charming. Kailangan matagpuan ko na siya para makabalik na ako ng Fantasia at makita ko na sila ina. Ate, walang Prince Charming dyan. Pero baka sa ibang bansa, meron. Baka may prinsipe? Kanyang sapatos yan? Sa babae, sa panaginip ko. Natagpuan mo na siya? Anong kanyang itsura? Anong kanyang pangalan? Isa ba siyang prinsesa? Bakit niya hinayaang makalapit si Matilda sa prinsesa? Paano kusaktan siya? Ipagpaumanhin po ninyo, mahal na prinsipe. Kung inyong pahihintulutan ay ipatatapong ko si Matilda at si Anatalia sa mapanganib na gubat. Hindi! Hindi ninyo maaaring gawin yan! Ngunit mahal na prinsesa, paano kung kayo ipagtangkaan ulit ng masama ni Matilda? Mahal na prinsipe, malaki ang utang na loob ko sa kanila. Kaya kung maaari, pabayaan mo silang manatili sa palasyo. Paiga ako sa kahilingan mo, mahal ko. Ngunit, kailangan pa rin nilang maparusahan. May mababang paraan ng parusa. Yun na lamang ang ibigay niyo sa kanila. Nang maulila si Prinsesa Cinderella, ginawa siyang alipin. Yun din ang parusang gusto ko para sa kanila. Masusunod, mahal na prinsipe. Maganda siya. Maputi, sosyal. At alam mo, sa tingin ko, hindi ako mahihirapan sa kanya kasi, alam mo, naka-first base na agad ako at siya pa ang humalik sa akin. Ano? Nagnakaw ka na naman ng halik? Ang sabi ko, siya ang humalik sa akin. Napakasinungaling mo. Kilala na kitang nagnanakaw ka ng halik, katulad ng ginawa mo sa akin. Yung makulit ka rin eh, no? Siguro gusto mo makatikim, no? Makatikim naman. Celia! Oh! Diba sinabi ko na itapon mo na yung sapatos na yan kasi wala nang kapair. Cindy, wag naman. Ano na lang to? Souvenir mo sa, alam mo yung cute na fireman. Sige na, souvenir mo lang. Pero in fairness, sarap niya humalik ah. Kita mo, oo. But still, he's a poor guy. At yung mga ganong klaseng lalaki, dapat hindi yan siniseryoso eh. Alam mo, Cindy, hindi pa naman ata puno yung listahan ng mga boys na pinaglalaroan mo, di ba? Ay, ganun. Akin na nga yan. Uy, pero naman, tinitingnan ko lang. Paano ang balik? Eh, patingin muna ng bayan. Paano kayo bigay niya sa akin yung pair? Total eh. Bastos na rin naman ang tingin mo sa akin, hindi ba? Bakit hindi na natin totohanin? Ano yung gagawin? Huwag kang lalapit. Ngayon mo sabihin na magnanakaw ako ng halik. Itigil mo to, hindi ito tama! Itigil mo to! Ano? Kiss na tayo! Para lamang kay Prince Charming ang aking unang halik. Lumayo ka! Umalis ka! Layuan mo ako! Sorry!
Nagbibiro lang naman ako eh. Sorry. Sana kagatin ang bubuyog ang iyong lapi upang hindi ka na makapagnaraw ng halik! Alam mo, yung ate mo, hirap ispilingin, ha? Lagot ka, Kuya Eric. Malungkot na nga yung tao. Pinaiyak mo pa. Di ba niya alam ang asar talo? Pakawalan niyo kami rito! Pakawalan niyo kami rito! Paumanin, ina. Kanina pa kumakalaman sikmura ko. Busin mo na lamang yan, Natalia. Huwag mo ko lalahanin. Sana'y nakakakain din na maayos ang kapatid mo. Nasa na siya na. Nagdiriwang na ba ang kalooban mo sa sinapit ng mag-anak? Hindi ako masisihan hanggat hindi ko nakikitang nagbabago ang inyong pag-uugali, lalo na ang anak ng si Griselda. Si Griselda? Alam mo kung nasan siya ngayon? Gusto ko makita ang anak ko. Kung kinakailangan lumuhod ako sa harapan mo, gagawin ko, makita ko lamang siya. Sa kabila ng iyong pagmamataas, gagawin mo ang lahat para sa iyong anak. At dahil dyan, pagbibigyan kita, Matilda. Umiyak si Griselda. Ano nangyayari sa kanya? Nagsisimula na ang kanyang leksyon. Pag-aani mo ang nararamdaman niya. Ayoko mapahamak siya. Nakikiusap ako. Hindi ako ang nagpapahirap sa kanya, kundi ang mga tao sa paligid niya. Kailangan ito pagdaanan ni Griselda para matutunan niyang magpakumbaba at magmahal. Ibalik mo na lamang sa akin dito ang ano ko. Ano na ako mo na? Matilda, habang natututo si Griselda sa kabilang mundo, kusa niyang matututunan ang daan pabalik dito sa Fantasia. Igigiya siya ng kanyang puso. Sa ngayon, ang maipapangako ko lamang sa inyo ay ang kanyang kaligtasan. Mabuti siguro kung huwag mo na muna samahan si Lola pag nanonood siya ng mga teleserye niya. Masyado ka na atang nahawa dun sa drama eh. Sorry na talaga. Sorry. Kumbaga sa pananalita mo, patawad. Bakit ka ganyan? Ano na naman ako? Wala bang halaga sa iyo ang halik? Hindi mo ba alam na ang halik ay tanda ng tunay na pag-ibig? Sana'y makarating ka sa amin upang maintindihan mo ako. Hindi basta-basta binibigay ng isang babae ang kanyang halik. Sa kahit sino, kapag humalik siya, yun ay tunay ng pag-ibig. Alam mo, ikaw iba ka talaga. Mabuti ka pang at natupuan mo na ngayong tunay na pag-ibig. Hindi mo ba alam na yun ang hinahanap ko? Ang aking Prince Charming. Ang aking tunay na pag-ibig. Dahil yun lamang ang susi para makarating ako sa amin.
Dahil iniwan na ako ng mga tao na makakatulong sa akin. Grazilda, ano, kahit na gusto kong intindihin yung sinasabi mo, minsan talaga hindi ko lang siya masakyan eh. Wala kang alam sa nararamdaman ko. Palibas ay nasa tabi mo lang iyong lola. Palibas ay hindi mo alam kung paano mawalay sa mga tao na mahal mo. Umiiyak ka na naman. Alam mo ba, kahit kailan hindi pa ako nakakapagpaiyak ng babae, ikaw ang una. Tana. Grazilda. Hey, God, Mother. Grazilda, hindi totoo na pinabayaan ka namin. Nais lamang kita turuan ng leksyon. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na makakabalik ka ng Fantasia kapag nakita mo na yung lalaking sa iyo'y nakatakda? Parang kay tagal lang aking pag-aantay, Fairy Godmother. Nais ko na makasama ang aking ina at kapatid. Hindi ka maiinip kung bubuksan mo ang iyong puso at yayakapin mo ang bago mong buhay dito sa daigdig ito. Sa ganung paraan, mabilis mo matatagpuan ang lalaking para sa iyo. Pero paano ko malalaman kung natagpuan ko na siya? Isang magandang tugtugin ang pupukaw sa inyong damdamin at maririnig mo ito sa sandaling umibig ka. At kapag nagkahali ka na kayo ng iyong lalaking minamahal, sabay mong maririnig ang mabilis na pintig ng iyong puso. Hayaan mong basbasan ko ang kwintas na yan. Yan ang magiging kaagapay mo sa iyong paghahalap ng tunay na pag-ibig. Maaari kang kumitas ng isang bagay dyan sa iyong kwintas kapag yan ay umilaw. At maaari mo itong gamitin sa panganib. Pero Grazilda, kailangan mo rin tandaan na mawawalan yan ng bisa kapag ginamit mo ito sa kasamaan at pansariling kagustuhan. Oh my God, Mother! Nananaginip lang ako. Panaginipan mo na naman yung Fairy Godmother? May sinabi siya tungkol sa kwintas, Chichik. Totoo nga ba talaga yung Fairy Godmother? Sana makita ko rin siya, Ate Grazilda. Hindi basta-basta nagpapakita si Fairy Godmother, lalo na sa mga kagaya mo. Pero sana totoong binigyan niya ng kapangyarihan itong kwintas nang makabalik na kaagad ako sa Fantasia. Ano? Okay ka na ba? Lamig na ba ulo mo? Kuya Eric, suyuin mo na kasi. Tignan mo, inaasikaso ka pa nga niya. Sige na nga. Kung ito ang paraan para matanggal yung init ng ulo mo. Sige na, sasamahan na kita. Hanapin na natin yung Prince Charming mo. Ba yan sa iyong kalooban? Medyo mahirap lang itindihin. Pero sige, kung sa tingin mo makakatulong to para makauwi ka, pagbibigyan ko ang iyong hiling.
O Prince Charming, Prince Charming ka pa kasi. Shota lang naman pala hanap ko. Shota? Anong Shota? Boyfriend. Boyfriend? Oh, boyfriend. Lalaki. Parang ako. Boyfriend? Shota. Lalaki. Parang ikaw. Maaari ka rin bang maging Shota? Boyfriend? Bakit, ha? Papatulan mo ba ako? Alam nyo, bagay kayo. Maganda at pogi. Oh, may tagahanga na agad tayo. Paano ba yan, ha? Type mo ba ako? Hiluan mo ko. Ikaw yung lumapit sa akin. Ikaw yung umupo dyan sa tabi ko, eh. Ikaw talaga. Higyan na nga. Baka hinihintay ka na ng iyong Prince Charming. Uy, nagkakagusto na siya kay Kuya Eric. Oh, sige, sige. Let's meet. Para maibigay ko sa iyo ang iba pang impormasyon tungkol sa tao ipapahanap ko. Okay? Oh, bis na bis ka. Alis ka ba? Hindi ba natin pupuntahan ang inauguration ng bagong negosyo ni Mr. Yu? Oh. I'm sure hindi mo na naman mapupuntahan dahil masyado kang busy sa ibang mga bagay. May I know kung sino ba yung pinapahanap mo? Wala to, Veron. It's just somebody na makakatulong sa atin sa negosyo. Okay? Magbibis lang ako. And by the way, you look stunning in red. Thank you. Alis na, lagi may kasama. Ate! Tingnan mo! Ate Gracilda! Ate Gracilda, dito magkakantahan mamaya! Bata, ingat. Hindi pa tapos si tayo yan. Opo, sige po. Dito lang po ako sa gilid. Teka, may nakita ko na bang lalaki na papasa bilang Prince Charming mo, ha? Ano ba kasi mga tipo mo? Mga tisoy ba? Tisoy? Oo, yung mga yung matangkad, maputi, guwapo. Yung gano'ng tipo? Si Prince Charming. Parang gano'n siya. At yung mga tituladong Ginoo, parang nahahawig sa'yo. Magagandang lalaki rin sila. Oh, talaga? Sasabihin mo lang na nagwagwapuhan ka sa'kin. Ang dami pong pasakali. So bagay, pagtsatsagaan ka naman. Lalo na pag tinititigaw ko ang mga mata mo. Magagandahan ka sa'kin? Sa'yo ng busabos na yan. At ganun na lang ang malasakit mo sa kanya. Kahit na minsan ay may kayabangan siya, kanina'y natitigan ko siya, kay gandang lalaki rin pala niya. Parang kay bilis ng tibok. Alam mo, parang hindi lang gising mo maganda eh. Parang may pinagpapagandahan ka rin ngayon. Huh? Wala ito. Gusto ng mga lalaki
ang maasikaso yung babae. Kaya mo na ba talaga yan? Tinuruan na po ako ni Jeep noong isang araw kung paano gamitin ang piso. Puso! Ipagluluto ko rin si Eric. Ipaghahanda ko siya ng masasarap na pagkain habang siya ay nagtatrabaho. Kay laking tasa. Tagubundok ka nga talaga, no? Iyan? I have this strange feeling na madali nang nagsasawa sa akin ang daddy mo. What if balikan niyang babaeng niyang yan? Yung bata! Mababagsakan! Ate Cristina! Chick-chick!